Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jix po ito ulit ng Sklad Communications. I know it's been a while since we last made a video to explain something regarding what's going on sa mundo ng politika. So ngayon po ay mag-share lang ako ng konting kaalaman tungkol sa nakalipas na BSKE elections. So unang-una po, congratulations sa lahat ng mga pinalad, nanalo, at doon naman sa mas maraming hindi pinalad at natalo. Maging ano po, patuloy po ninyo ang inyong mga adikain, taas na kayong lumakad at humarap sa inyong mga kababayan. Ngunit dahil po walang ano, there's no shame in losing. Wala pong kahihiyan sa pagkatalo. Ang gusto ko lang pong ipaliwanag dito ay ang eleksyon ay isang democratic process. So, since it is a democratic process, malaya po ang lahat na sumali dito, barangay man hanggang national levels, as long as ang tao ay kwalipikado. Kung nami-meet yung criteria ng isang kandidato sa posisyong hinahangad, kahit sino po ay papwede. Ngayon, since it is a process, alam naman natin yung lumang na nakasabihan na sa Pilipinas ay walang kandidatong natatalo kundi nadadaya. Maaring may mga ganyang mga pangyayari pa rin sapagkat masatagal na pag-inog ng sitwasyong political dito sa atin, lalo sa panahon ng halalan ay marami tayong naririnig ng mga irregularidad, mga paggamit ng pera o paggamit ng kapangyarihan upang ang isang kandidato ay manalo. Ngunit ito po yung pananaw ko dyan. Kung halimbawa, tayo ay pumasok sa isang proseso, sumali tayo sa isang halalan, ay kung ano man ang maging resulta, meron naman pong relief or recourse na pwedeng puntahan ang sino mang mga kandidato na sa palagay nila ay hindi naging patas ang labanan sa pag-conduct ng eleksyon, either sa pangangampanya or sa pagbibilang ng boto. Ang importante po dito na malaman ng lahat ay meron pong relief. Hindi po basta natalo ay ganun na lang. Dapat po kung mayroong mga dokumento at na-dokumento ang mga irregularidad na nangyari sa nakalipas na halalan, ipunin po yun at mayroong sapat at takdang oras upang mag-file ng complaint or ng electoral protest post-proclamation. So post-proclamation dahil nga po, immediately naman pagkatapos ng bilangan ay naiproklama na ang mga nanalong kandidato ng nakaraang barangay at sanggunian kabataang elections. So, sana po ang mga kumakandidato willing din na sumunod at puntahan at paglaanan ng oras yung mga nabanggit kong relief or pagrereklamo. Sapagkat part po ito ng democratic processes natin. Part po ito ng eleksyon. So marami yung nagsasabi na walang mangyayari, sayang lang kapag nagreklamo. So defeatist attitude po yun eh. Kung sa atin pong palagay ay mayroon tayong sapat na ebidensya ng mga malawakang irregularidad at pandaraya, ay nasa mga kandidato na po ito na siguruhin na ang lahat ng mga irregularidad na ito ay naidokumento. At kung maidokumento ang lahat nito, naipon ang lahat ng irregularidad at magiging sapat na batayan na po ito sa pagka-file ng election protest. Of course, hindi po madali yung proseso. Magastos din po yan at may katagalan din. Ngunit napatunayan na naman po natin sa history na marami ng mga election results ang nare-reverse after na mapatunayan na mayroong talagang irregularidad o may pagkakamali sa pagkakaproklama. Hindi po ano, hindi po tinatawag na sayang lang ang oras. Hindi po ganun dapat yung paningin natin sa ganitong kalagayan. Since nag-commit po tayo, sumama tayo sa isang demokratikong proseso, dapat po sana handa rin tayo hanggang sa dulo na ipaglabat yung alam po natin na alam natin tama sa tamang pamamaraan. Hindi po maiko-correct ang anumang nakikitang
pagka mga kadayaan or pagmamalabis ng ibang kandidato. Kung hindi po ito maihahain sa tamang korte at proseso at dadaanin po ito sa ingay sa social media sapagkat ano po yan eh, counterproductive po yan. Sa aking pananaw na naging bahagi na ng eleksyon, local man, provincial o national, meron pong relief at merong solusyon. Kung naniniwala po talaga ang mga supporters ng isang kandidato na may sapat na ebidensya, paglaban po natin at ating ipakita ang lahat ng hawak natin. Ngayon po, kung sakaling ang tanggap na ng mga kandidato na hindi pinalad ang naging resulta, so ano naman po yun, maganda rin naman po yun sapagkat mas mabilis na mapipigilan ang pagkakawatak-watak ng komunidad. Kasi nga po, ang election po ay isang divisive na proseso na talagang mas kayo magkakamag-anak ay nagkakahati-hati at alam naman po natin yan. So yun lang po, elections is a part of a democratic process. So when you decide to join a democratic process like the elections, then responsible and matured individuals would try to pursue whatever irregularities they deem fit to address yung sitwasyon. Ngayon, kung wag pong mawawala ng pag-asa, maniwala sa proseso because it's a part of it. Tayo po ay isang lipunan na governed by laws. So, naniniwala tayo na ang batas ay umiiral. Marami ang nagsasabi na ang batas ay para sa mayayaman lamang at mga may perang politiko. Ngunit kung hindi po natin gagawin ang mga dapat na bagay upang ipaglaban natin ang alam nating tama sa tamang pamamaraan at proseso, ay hindi rin po tayo makakasama sa paggawa ng minimiti natin, pagbabago sa sistema. So, sa akin po, hindi po ako defeatist. And for those who have decided to move on, wag naman natin silang kutsain. Kasi karapatan din nila yon na tanggapin ang resulta ng halalan. Doon sa mga hindi makatanggap ng resulta, that is your right. Pero hindi naman po din magandang tingnan na para tayong spoiled brat palagi, nasasama tayo sa proseso. At kapag tayo ay natalo, tayo ay magre-reklamo at iiyak na din ayon. That reeks of immaturity. And okay lang po yun kung walang pwedeng relief na gawin. Ngunit meron pong relief na pwedeng puntahan ang lahat ng kandidato, local man o national, kung sa palagay nila na sila ay nadaya. Doon sa pananaw na ay wala namang mangyayari dyan dahil magastos yan, naproklama na nadaya na. Well, bakit pa po lumahok doon sa proseso in the first place kung gano'n naman ang magiging attitude? So, yun lang po yung aking maliit na maipapaliwanag at maibabahagi tungkol dito. Maraming salamat po. Thank you. Sana po nakapagpaliwanag ng kaunti ulit sa inyo. Thank you.